mouth flap. Yeah, proper lepex. Walang problema sa lahat ng mga ano dito sa likod ng trailer natin. Walang nagli-leak. Man. Mukhang brake drum to. Antayin ko na lang. Sakto pa naman na ano eh, pagtawid ko eh. Kumano rito. Post-trip ka, post-trip. Tapos, ang temperature ng load. Sa nakita nyo, grabe, ang dilim. Ang oras pa lang eh, alas 9, ito yung sa ano ko, alas 9.38 ng umaga. Mukhang nasa kasagsagan tayo ng malakas na ulan, no? Pasalubong natin ng malakas na ulan. Papunta tayo ng Edmonton, Alberta, mga Ludi. Yes! At mukhang malakas ang ulan ngayon. Kaya naman nagpo-focus ako. Pero kung lalakasan niya pa to, hihinto muna ako. Hindi ako mag-drive na ganito. Dilim eh. Umagang umaga eh. Mahirap na rin. Yung mga iba nga hindi na yata makakita, kaya naghihintuan na rito sa gilid. Katulad nitong isang to, yung sakyan. Lalo na pag matanda ang ano, driver. Maaga pa lang. 9:39 pa lang, oh. Sana malagpasan natin 'to, mga pagdating natin sa Brandon, sana umayos-ayos ulit. Hoy. Gaganda pa minsan-minsan pag naulan ng si Cordapia, malinis ang maigi itong windshield niya. Kasi kahit ipahugas ko ito, kaya linisin ko maigi, hindi basta natatanggal yung mga insektong dumikit dyan. Alawang kamay sa Manabela. Guys, ha, thank you nga pala sa panonood nyo sa video vlog natin, ha. 40,000 subscriber na po tayo. Thank you talaga. At ganun din, thank you sa mga nagsishare ng mga video vlog ko sa kanilang mga social medias. Thank you, guys. Kaibigan, mukhang lalo niyang linakasan, ah. Lakas, kinik ko yung forecast ka kanina. At ang sabi ng weather, hanggang bukas yung umuulan. Ewan ko kung dito lang to, diretso pa son sa Calgary to, o hanggang saan to. Lakas! Marami pa rin yung nag-ahataw mag-drive. Ito, ano na to eh. Lakas ang ulan dyan. Ligado yung mag-ataw. Pag malakas pa rin, hinto ko sa Brandon. Kasi thunderstorm nga eh. Thunderstorm, yun ang sabi nung weather forecast. Chinek ko sa phone ko. Alright, you guys, mukhang dito sa banda rito, dito sa malapit na ng Brandon,
sana dire-diretso ito upang sa ganun eh hindi tayo masyadong maano sa malakas na ulan para safety ang driving pa rin natin. Yes! Tuloy-tuloy lang ang biyahe mga kaibigan. Meron pa tayong 750 miles mula dito hanggang doon sa destination natin, which is sa Edmonton, Alberta. At pagkatapos ng Edmonton, Alberta, papasok ako ng Calgary, Alberta na nga. Kasi itong load ko na dala-dala is dalawang hulog to. Isa sa Edmonton at isa sa Calgary. From Calgary, yun, hindi ko palang malalaman yung reload ko. Sana makapunta pa tayo ng US. Makapunta US. Yun. Stay tuned lang mga kaibigan. Update po kayo mamaya. Alright you guys, yan, nakita po natin at nadaanan po natin yung mga masasalimuot na mga karsada behind me. Malakas ang ulan, gulog, may gulog pa ang konti tsaka nakidlat kasi sabi nung ating weather forecast is thunderstorm. Yan, at mga nag-drive pa ako, nag-continue sa nag-drive kasi kaya naman, makikita naman kung isa't kalating oras lagpas ng Brandon. At dito na tayo ngayon sa may claiming Saskatchewan, which is nakita nyo naman sunny na yan. Alright, maliwanag na maliwanag mga kaibigan. Okay. At meron pa tayong 688 miles mula dito hanggang Edmonton, Alberta, kung saan yung location ng deliver natin. So stay tuned para sa ganun makita natin yung sistema. Alright you guys, date ko ulit kayo mamaya. Continue sa lang ating biyahe. Alright you guys, nandito na tayo sa North Battleford, Saskatchewan. Wala, natingga tayo rito sa natayuan ko hanggang kailan to mag-i-stereto. Hindi naman ako pwedeng bumalik doon. Atras ako, hindi naman ako pwedeng bumalik din dito. Antayin ko na lang. Sakto pa naman na pagtawid ka tumano rito. At siguro dyan na lang ako magpapay nga sa co-op na yan. Nakikita natin yung co-op doon. Dyan na lang siguro papay. Mahaba-haba to. Mukhang fully loaded din itong train na to, maraming karga, maraming hinihila. Taylor natin ng konti. Inat-inat lang guys. Ayan, yung si Portapia. Let's go guys, tara. Tenga na tayo rito. Kailan to? Guys, mukhang atras yata. Umatras na papunta ron. Kanina pumunta ron papadano eh. Eh, patras naman siya. Paano hanggang doon sa dulo? Ihuhok niya yata yung natitira doon eh. Pagja-join din niya. Ano yan? Network.
ayun, magkataas niyan. Punta naman yun, yan. Diyan tayo magpahinga sa coop, mga kaibigan. Tama-tama na rin ito. Patuloy na lang natin bukas, meron pa tayong 255 miles mula dito hanggang doon. Doon na ako siguro ng mga tanghali. Ay, tama-tama lang. Truck stop naman to, kaya dito na lang tayo magpapahingan. Okay, park lang ako dito sa tabi ng mga ano na to, truck na to na nandito. Take the first right. New park allow. Dito tayo sa likuran nito, mga to. Dito na lang, sa gilid na to. Nakalagay na bawal. So mag-post trip tayo rito. Biga, dito muna tayo magpahinga. Tayo magpalipas ng gabi. Alright, ayaw lang sarili ko sa on duty post trip. Para sa ganun eh, mapitik-pitik natin yung mga gulong natin doon. Tara, guys, silipin natin. Post trip tayo. Mas nakita nyo naman yung mga dinaanan natin kanina. Maraming malakas ang ulan. Yun. Alright guys, check. Post trip tayo, post trip. Tapos, ang temperature ng load, 6.9 minus 10. Minus 4 ang bucks. Tama-tama lang. Tapos yung ilaw, mula dito sa baba, hanggang doon sa dulo. Meron din sa taas, lahat gumagana. Sticker niya, supply ito, walang natanggal. At punong-puno. Sige, inargaan ko kanina. And of course, properly affixed yung ano niya. Ganda-ganda. Bigas. Mat flap. Ito, wala problema sa likod. Marker light sa baba, sa bumper, tsaka dyan sa door. Walang natanggal. Ganoon din yung ilaw natin sa taas. Gumagana lahat ng mga ilaw dito sa baba. Silyado, lagyan ko ng shield kanina. Yan. Okay. Ay, ang ilaw dito sa ano, baba, mula doon sa likod hanggang doon sa harapan, lahat sila gumagana. At doon din sa taas, lahat gumagana. Yung sticker decal nya walang nabawas, yung utility sticker. Dito na ako magpapalipas ng gabi, tapos bukas ulit. Post trip. Ilaw ni Cordapia. Flat, gumagana. Pataas. Headlight niya. Yun. Ayos, yun gumagana. Yaka muna. Whew.
Ayos, mga kaibigan, no? Pagpatuloy natin bukas ang pag-travel natin, no? Natulog na muna tayo, bukas ulit. Kita-kita tayo bukas. Stay tuned. Guys, good morning, good morning, good morning. Pagigising ko lang at nilagay ko na itong ating GPS sa itong ilag natin ng on duty kasi magpipirtip ako ng 15 minutes pre-trip. At pagkatapos niyan punta ako dun sa washroom nila doon. Magbabas tayo ng ngipin. Good morning, para hindi masira ang ngipin. Tapos tuloy-tuloy tayo sa biyahe. Punta muna natin si Cordapia ng isang beses. Since kagabi naman nakapag post-trip tayo ng maayos-ayos. So ayan naman pre-trip naman natin siya. Visual lang naman guys, visual. Alright. Okay. Daan tayo ng ano dyan padaan tayo ng bukas na scale eh. Mapansin yung mga ilaw natin hindi gumagana. Tapos tayo magmumulta na naman tayo. Ayun pa lang, gawin na natin, para sa ganon walang aberya, ilaw sa baba mula doon at saka sa taas gumagana. Check yung ating tip wheel is yung lock nya, it's properly locked around the pin mud flaps ng tractor, properly apex ilaw at gumagana, at itong ating license plate is proper on your things. Yan, the kingpin is properly locked from the plate. Walang bale from the front all the way to the back ang beam ng trailer floor. Ang ating landing gear. Yan. It's properly functional yan. In a two-way manner. Meron siyang slow and hot. Okay. One hop. Bilis nito ah. Bilis gumamit ng gasolina. Kahapon papagas ko pa lang. Ngayon talaga kasi kailangan yung lamig. Okay, so we're looking at of course dapat itong ating gulong is 100 PSI or manufacturer specification. There is no leak sa outer wheel seal ng ating trailer tayo. Sorry. Tapos ang dapat yung random point is dapat tres yung kanyang thread din. Mud flap. Yeah, properly apex. Walang problema sa lahat ng mga dito sa likod ng trailer natin. Walang naglilik. Mukhang brake drum to ah. Oh, brake drum ang ating ating preno ngayon. Ang ating properly in plate. Alright. Yun. Talikod. Ilaw sa likod. Left and right gumagana. Ilaw sa taas gumagana. Ito na bali.
means hindi ano, napasok. Ating sticker, bumper, tsaka dun sa trailer door is properly affixed. Walang tanggal. Yan guys, kung anong ginawa natin dun sa kabilang side, ganun din ang gagawin natin dito sa pag-pre-trip natin. Ayan, mula dun sa taas all the way to the back, plat gumagana ang ilaw ko, papunta rin dito rin sa baba, hanggang dun sa may harapan gumagana. Yan. At properly inflated manufacturer's specific yung ating gulong, at yung trip depth nya is dressed in random point lot sila. Dapat walang kung ano man nakasiksik sa in between, kung ano man debris na makakaano sa gulong. Yung rim natin hindi bengkong, yung do huli at saka itong nasarapan, walang nawawalang lug nuts, at hindi naglilik ang outer wheel seal. Awesome siya. Alright. Okay. Gulong ni Cordacar ito sa drive. Properly inflated, 100 PSI. Ito manufactured specification. Rim is not cut. Already bengkong. Walang crack. And all the lug nuts is properly tightened. At hindi naglilik ang outer wheel seal. Right. Okay, so signal light is gumagana. Yan. Meron din dito. Dapat ang tread tip niya is 4 in a random point. Ang ating tire is properly inflated, 100 PSI. No missing or broken lug nuts. Outer wheel seal is not leaking. Okay, so the rim, no cracks. Okay. Wala na yung ilaw. Marker light niya sa baba. Okay, so dito sa passenger side, ang ilaw niya, pati yung kanyang ano, high beam, low beam, the running light niya, gumagana. Lahat ng ilaw dun sa harapan, yung sa taas is gumagana. Ganun din dito sa kabila. Lahat gumagana siya. Okay. Yan. Before tayo dumiritso, check muna natin yung kanyang langis-langisan. By the beginning of the day, we will check. Ouch! Okay. Check muna natin ang langis niya bago tayo tuloy diretso. By the beginning of the day, we will check yung langis-langisan. Alright. Stop. Okay. Yung kanyang steering shop, no exist 90 preplay, 90 degrees preplay. Okay. Ayan. Natin ang langis. Tsaka muna pamunas. Ayan. Yan yung kanyang max. Hindi siya maksaya ngayon sa salangis eh, kasi hindi naman tayo umaakyat sa bundok. So okay. Alright, nandun ito yung pinakano niya, which is sakto sa max niya. Sakto pa rin sa max. Okay, sa next month siguro, kung sakali man, ipapaano ko ulit siya, change oil, para lagi siyang condition. Medyo may karumihan yung makina kasi minsan pagka ng alikabok, hindi ko linilinis, baka mamaya mayroong electric ma-damage ko eh. Magka-aberya na naman. Mahirap na.
Okay. Tingnan natin dito. Okay. Ng ano kakaiba sa ilalim. Meaning walang nag-leak sa ilalim niya. Walang tumulo, walang tumagas. Coolant nasa max pa. Okay pa 'yan. All right. Wala. Wala akong makita ng diferensya so far. At ito kapag puno na to, kailangan na mapalitan. Hanggang dito pa lang naman yung filter niya. Ayan. Alright. Alright. So far, nagawa natin ng proper yung vehicle inspection natin this morning bago natin i-start si Cordapia. Na-check natin yung mga langis-langisan. At walang problema. Okay. Alright you guys, nagawa ko yung pre-trip natin. At dalang muna ako sa washroom. At pagkatapos nun dire-diretso na tayo. Ang tama ito. Mamayang hapon din na tayo sa Edmond. So kaya samahan nyo ko, tara. Lakay Pinoy Tracker.